aking katawan. Alay, mag-ehersisyo ka kasi, kasister. Di ka nag-ehersisyo eh. Oo nga, kasister eh. Ang hirap eh. Alay, magandang araw sa inyo mga kapuden! If you're looking for food, if you're looking for travel, and everything in between, then you are in the right place! Nasa Batangas tayo ngayon. Ayan! Yes, this is our first delicacy of the year. Yes, ito yung unang travel natin. Mag-ala-e-ala-e muna tayo. Ito yung unang virtual travel namin this year. Yes! So, nabalik na naman tayo sa pamamasyal. Kahit virtually, pero ito tour pa rin namin kayo habang tayo ay nagmumukbang. Yes! Alright, so let's introduce na kung anong lahat po ng food natin. I-except lang po dito sa Lomi and sa Gotobi. These are from Natura Ranch Market Original Tapang Taal. Yes! So, mega thank you po! Mega shout out! And thank you po! Lagay po namin sa description box yung kanilang Facebook page. Yeah, so, mga gusto niyo pong murder, message niyo lang po sila. So, taste test natin. So, meron tayo yung pork tapa nila. Beef tapa. Crispy tawilis. Batangas dahil nabangus. Longganisa. Iba naman ang longganisa natin ngayon. Last time, it was Pampanga. Yes. Then, meron silang embutido taal special. Wow. Yes. At saka ito po yung Batangas kasabake tamales taal best. Wow. Masasarap talaga ito. Talapan na lang tayo dito. Okay. Masarap. Mm. Napakadami po nito. Hindi mo namin maubos. Pero matitikman po namin. Titikman natin lahat. At meron mga pala tayong ano, galing din sa kanila, Kapeng Barako. Yan. Siyempre, mawala pa yan ang mga patanggay nyo. Mawala pa. Kapeng Barako. Ayan, mawala. Ito po. Ayan, ang dami. Kain po tayo mga kapuden! The best. Alam mo, alam niyo, isa ang Batangas sa pinaka-favorite naming place at bukod dyan, yung food. Yung food nila talaga. Tsaka yung lugar. Alam, mamaya nga mamasyal tayo. Mamaya, meron kami mga trivias about food, di ba? Yes. Tapos papasyal din namin kayo. Kaya stay tuned. Stay tuned lang po. Grabe oh, talagang sobrang gooey ng... Oo, lapot. Talagang kilala sila bilang ano ang Lomi Batangas Lomi sa ganito. Batangas talagang malapot. Sinabi Lomi Batangas. Yes, saka talaga hindi mawawala sa pangalan yung Batangas. Di ba? Pag naman Lomi. Ako, agree. Favorite ko to talaga, bata pa lang ako. Tsaka, kung comfort food mo ang Lomi, comment po na yun sa baba. Yeah. Oh my goodness. Mm. This one, you know what? It's so sarap. Yes. It's so saucy. Mm. Yes, this is ano? Panalo po ang pork tapa. So, ang meron naman sila tapang taal kung tawagin nila. Yes, ayun nga. Ito yun. Yung tinatawag lang tapang taal. So, yun talaga nag-originate siya dun sa Taal Heritage Town. So, remember yung una nating yung minention ko po siya doon sa aming ano yung YouTube journey. Yun yung pinag-practice namin lugar. Yes, oo. Doon namin first time matry ang tapang taal. Yes, oo. Wow. Ang sarap po kasi talagang kakaiba. Sobrang talaga, malasa the yan. Best talaga. Ang sarap. Kaya ito, isang lasa. Di ba? You like it? What can you say about the tapa? I feel like I'm inside the taal heaven. Nice. Yes. So the difference daw kung ano special ng tapang taal. 'Di ba kilala po natin ang tapa bilang beef, 'di ba? Beef tapa. Sila lang yung merong pork. Yeah. Yan. So talagang very special at kakaiba ang tapa ng taal. Tsaka sa Batangas, may iba't ibang
klase ng lomi sila. Na yes. Parang talagang ang tawag doon, in-expand pa nila yung lomi. From Lipa, Batangas po. Meron silang? Meron silang sizzling lomi. Yes. So, ang style po noon, if you gusto nyo pong ma-check out, meron kaming travel guide noon. Doon sa aming Malipunyo at Manabu na travel guide. Andun po, finiture po namin yung sizzling lomi house. Sobrang sarap po nung lomihan doon. Sobrang lomi. Kasi nasa sizzling plate sila, di ba? Yung mismong lomi. Tapos, siserve sa'yo talagang kumukulukulu pa. Promise po yan. Sarap. At meron pa yung isa sa Cuenca. Sa Cuenca. Natikman natin yung overload. As in, ang daming laman. Lahat ng meat na lahat, di ba? May Shanghai, may chicharon. May parang itlog, may speedball. Lahat ng pwedeng ilagay. Pero kung maisip nyo po na ang weird na nung lasa, hindi po. Ang sarap. Sarap. Ang dami. May siomay pa nga yata. Oo, may siomay pa. Lahat ng pwedeng ilagay. Ang hirap ubusin na isang tao. Grabe, ang laki. Laki ang serving. Dami. Hindi na tinipid. Hindi talaga tinipid. Kaya yan talaga yung mga binabalikan namin na yes. Since malapit kami talaga, Batangas yung malapit yes. sa atin. Talagang ang dali-daling puntahan. Yan yung madaling puntahan po kasi sa amin. At pagka gusto namin mag-travel na malapit lang talaga. Malapit lang. Tapos ilang oras lang kasi yung biyahe. And kung from Manila ka, halos 2 hours lang. Wala pang 2 hours yung biyahe nasa Batangas ka na. Starto lang eh. No? Diba? Mabilis o, kaya mabilis na. So next try naman natin itong Botogi. Kung hindi pa po kayo familiar dito, ito ay yung broad po siya ng, ang laman niya is beef. Yung mga laman-laman loob po ng beef. So, sobrang sarap po nito kasi sobrang lasa. Matagal lang po siya pakuluan and tigman natin ito yung ano, inuman ng mga manginom. Yes. Palagi po lutan nila po yung sili. Sarap. Sarap yung ito po ay mas sumikat po ito sa Lipa, Batangas. Lipa, Batangas. So, screwing mo ito. Ayan, so kung makikita nyo po, ayan, yan po yung kanyang mga laman. So, mga laman loob po ang siya. Ang dami yung laman. Ang dami po na itong laman. Ang dami laman. Tapos talagang sabaw. Talaga, ito kasi nga, nakilala ko to, gawa nga nila, Kuya E. Ito, ininom nila pag nag-inom. Meron kaming sukay dito malapit sa amin. Malapit po sa amin. Ito lang binibilan namin yan. Totoo po yan. Kasi talagang lamang loob to eh, no? Tignan natin ang laman. Mabot. Grabe! Sarap. Ang sarap talaga. Sarap. Sobrang perfect po yan sa kanin. As in, kanin. Sabaw. At tama-tama siya sa malamig na panahon. Tama. Sarap higupin. Tapos sarap. Lagyan nyo ng anghang. Wow! Sarap! Epic! The best! Man lang natin yung sabaw. Pero ang sarap nito. Ang ano, lasang-lasa yung baka. Diba? Pero ano to, pinapatakan pa yan ng calamansi kasi medyo malangsa. Oo, medyo malangsa kasi yan dahil laman loob. Ayan, so, ubusin ko na po muna itong lomi. Mandang. Kain natin yung lomi. Napakasarap eh. Sarap eh! Alright, so mag-rice tayo kasi perfect ang lahat ng pasakang. Napakasarap talaga ng lomi. Sarap ng mga pagkain Batangas. Alright. So, let's eat rice na. Hindi na ako papayag. Hindi ako magkakain sa mga pagkain ito. Sabi na yun eh. Ha? Like, man natin yung laman isa. Man natin. Mama. Here we go, this one. Oh! What can you say? Oh my god, it's a better heaven! Ang kinaibahan po ng longganisang Batangas is that yung mismong pork meat po niya is in-insert siya sa
intestine po ng pork. Kaya talagang sobrang kaya lasa. Yes, talagang pinagsama yung lasa nila. So, yun nga po yung sinasabi namin. Sa bawat ibang lugar po talaga, merong specialty. Yung, meron silang kanilang version ng kanilang mga longganisa, di ba? So, yan. Ito naman po ang version ng Batangas. Man natin yung tawilis. Actually, na-fry na siya. Pinry ulit namin. Yes. Para nagmukha tuloy siyang tempura ng tawilis. Ayan. So, tignan po natin. Crispy ah! Tagong crispy tawilis. How was it? Saka masarap to. Malambot ang tinik. Saka favorite. Ano mo favorite ko ka? Every time na order tayo sa Bulalo World. Ang tawilis ako. Ang hot kasi talaga. Hindi na wala ang tawilis. Tawilis ng Taal pala to. Yes. Yeah. Tawilis ng Taal kasi nga ito, napakaliit lang po na isla na ito. Nag-grow lang siya. Maximum growth niya ay 15 centimeters lang. Mm-hmm. So, this freshwater fish, it only thrives in Taal Lake, Batangas. Oh. Kaya talagang dun lang po meron na ito. So, it's really rare. Arabia. Yes, mm-hmm. Talagang dun lang po meron ang tawilis. Ang harap, grabe. Tapos masarap to kung ibawan niyo po sa suka. Tama. Pati buntot niya kaya dito. Be careful, anak. Bebes mo ba? Talagang lutong Batangas po. Isa talaga sa pag nagtitravel tayo, hanap natin yung delicacies nila, yung food nila. But kasi, parang alam mo na dun mo lang yung matitikman, yeah. Diba? Kaya yun the best thing about traveling. Other than seeing new places talaga, it's the authentic food. No? Kaya nabuo si food and travel. Tikman naman natin. Embutido. Embutido. Ito, favorite ko rin ito, embutido eh. Alay. Tikman natin ang embutido. Alay. Ang sarap! Sarap! The best Natura Ranch Market. The best po ang Natura Ranch Market. Grabe. Ang sarap talaga. Parang yung lasa mo lahat ng mga flavors. Yeah. Hindi rin ba ako mahilig sa embutido pero ang sarap. Nalasahan mo ang lahat. Parang ang talaga nasa Batangas. Nag-picture sa utak ko yung Nag-picture sa utak ko yung dagat. Napakasarap eh. Harap po talaga. Panalo. Dahil dyan gusto ko pang tikman. Masarap. Masarap po. Malasang malasa po. Sobrang lasa na. Sobrang lasa. Grabe. Panalo talaga to. Maraming salamat po na to Ranch Market kasi nagdala niyo po talaga kami sa Batangas. Malamin natin to. Yung daing naman. Yung naman yung daing na bungas niya. Very cute. Ito favorite ni Aiden. Favorite ni Aiden to. Kasi favorite niya yung charm. Natin dahil. Help them! Wow! Basta to eh. Basta yung dahil nakamaran niya talaga matatagal sa suka. Sama, sasarap ang suka din ng Batangas. Yung mga vinegar nila doon talaga. Grabe. Pero all in all, ang sarap. Mamaya po natin tikman ng asaba at yung tamales. Yung tamales nila. Sarap. Tamales yung tawag nila sa suma. Yes. Sobrang lasa talaga lahat. Wala pong halong joke, pero sobrang sarap po. Magpupunta natin sa Batangas? No. Napakadami po natin pupunta ngayon sa Batangas. Kung hanap nyo po ay beaches, aba, meron. Maraming po niyan sa Batangas. At kung mahilig ka naman mabundok tulad namin, aba, napakarami po rin pwedeng bundok na pwede niyo pong akyatin. Parehas naman, aba, kung mountain at beach person ka at the same time, ba, Batangas, sobrang perfect niyan para sa inyo. Parang yung natin, after mabundok, swimming.
So ayan, upo. Yan po talaga yung hilig natin, di ba? Pag akit mo ng bundok, kung sa post ka ay, ang sarap para lumangoy sa dagat. Talaga, sa totoo dagat. Yan, totoo po yan. Ay, so ano ba ang unang yung gusto mong mga pag-usapan? Beach muna ba o mountain? Oh, punta muna tayo sa mga gandang beach na natin napuntahan. Unang-una dyan, ang Calatagan. Wow! Yes. Aquaria! Aquaria, yes. Calatagan. So, ang ganda ng beach, ang ganda po ng tanawin, di ba? Next naman sa Mabini. Ako, ang ganda din po dyan, sa Sea Spring. Sea Spring, ako, ilang beses kami pumunta dyan. Dyan po, ganda. Located yung Mount Gulugod Baboy. Yes. After po namin yung umakit sa Mount Gulugod Baboy, nag-swimming kami. Nag-swimming hot spring pa yun, kaya sobrang relaxing. Ay, talaga. Tanggal. Yes. Tanggal ang pagod. Punta po kayo sa Sea Spring. Grabe, tanggal ang mga rayuman nyo doon. Meron silang hot spring. Yung hot spring. Next naman sa Anilaw. Anilaw. Eagle Point. Eagle Point! Sobrang ganda ng dagat. Talagang kasi pag nasa dagat ka, pag tumitig ka, parang malilimutan mo ang lahat. Parang mawala ka talaga sa reality. Diyan yung Imagine. Ha? Yan yung naglasingan tayo. Oo, nalasing ako dyan sa Eagle Point. Pinainom ba namin ako ng margarita ba yun? Kuya eh. Ang inom pala nun, kunti-kunti lang, sip-sip. Nagmamadali. Tumitingin ka ako. Kasi, kaya, kala. Nakakatawa. Sukal. Okay lang yan. Siyempre, meron tayong yung pinakasikat. Ewan ko, siya ba yung pinakasikat? Kasi siya yung lagi mong maririnig eh. Pag beach eh. Wala pong iba kundi ang Nasugbu Bata. Oh! Yeah! Canyon Cove! Ayan! Canyon Cove! Ilang beses tayo nun dyan nagbundan. Sarap talaga. Ang ganda-ganda dun, promise. Family getaway. Tama po. Sobrang... Ay, nako talaga. Nakakamiss. Kasi yan yung para pagka-trip lang po namin na tayo? Travel tayo. Pero parang... Yung bang pasok sa budget, syempre, at malapit lang na kaya mag-overnight. Kahit overnight lang, talagang nakakatanggal lang po talaga ng stress. So, next naman, meron din tayo Matabungkay. Ayan, yan yung resort. At syempre, yung isa sa lately lang natin nalaman, ang Lobo, Batangas. Yun, layo nun, no? Labi layo nun, pero ang ganda ng dagat. Oh. Ganda ng dagat kasi. May bundok tayo dapat aakyatin doon. Yes, yung Mount Banoy. Yan dapat. Ganda po ng beach nyo. Hindi siya yung ordinaryong beach na hanap nyo na puro sand. Yun po kasi ay puro pebbles. Yeah. Sa totoo lang po sa lahat po ng sinabi naming beach, lahat po sila iba-iba yung dating. Iba-iba yung kanilang beach. Iba-iba talaga po lahat. May lahat ay may kanya-kanyang... yung special dun sa lugar na masasabi mong ito ay Lobo, Batangas, ito ay Mabini, di ba? Sobrang dami po talaga mapupuntan sa Batangas. So bago natin pag-usapan ang mga bundok, tikman natin ang tamales. Sige, tikman natin ang tamales. Ayan. Yeah, habang minubuksan mo pala, tikman na natin tikman yung kasaba. Batangas, wow. Kasaba kayo. Tingnan niyo po, oh. Diba? Jelly-jelly pa. Wala na pala itong hindi na kailangan ng sauce. Iba. Ang sarap. Galing. Ganito pala yung tura po niya. Wow. Oh, ang cute. It's like a bird. Ang sarap din po ng kasaba. Oh. Ibang suman. Expect ko rice. Tikman natin. First time namin matitikman itong tamales. So, tikman po natin ang tamales. Parang meron siya mga pork. Parang may peanut. Yun nga. May peanut siya. May pork. Parang kalakawe. No? Oo nga. Pero, ayun, may itlog pa nga eh. Galing, special. Ito pala ang tamale. At check po, suman na yung rice.
Pero ayun nga, may sinasabi nga nila na meron daw talaga tong peanut at pork, ano, egg. Uy, ang sarap din ng ano. Hap nga. Kasaba. Grabe. Grabe. Ano pa bang ano? Ano bang hindi masarap dito? Lahat masarap. Ay, napakasarap. Very napakasarap po. Yay! Natikman muna po natin lahat ng food. Again, thank you po Natura Ranch Market. Sa lahat ng mga natikmat talaga namin, ang mga delicacies po ng Batangas. Yes, at naging posible ang ating Batangas delicacies, yes, di ba? Iman yes, po kami pa ngayon nakakapunta ulit ng Batangas at nakakapasyal, nakatravel. Ito po muna tayo. Pero imo, parang dahil sa, ano, dahil lang sa lahat ng iba't ibang pagkain, feeling natin nalibot natin yung Batangas. Di ba? Kaya siyempre, hindi po mawawala mga bundok ng mga ng Batangas at isa to din sa ating ano, marami na puntahan. Kasi talagang gusto po namin dati makarami talaga ng aakyat din na bundok. Dahil po nga malapit kami sa Batangas, talagang yan yung ano eh, madaling talagang puntahan. So, una-una na po dyan ang Batulaw, Mount Batulaw. Yes, at ang kanyang little sister, ang Mount Talamita. And ang Mount Malipunyo at Mount Manabu. Sa mga gusto pong umakyat ng Mount Malipunyo at Mount Manabu, meron po kaming travel guide yan para sa inyo. Yes. So ayan, mukhang naikot na natin ang buong Batangas talaga. So ilas bite natin to, tong tamales para po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga taga Batangas. Shoutout po. Shoutout po. Alay ko ikaw ito Batangan nyo, mag-comment ka na. Yeah. Ayan. Inom muna tayo ng kape. Ting barako. Barako yan. Pambarako yan ha. Parako. Hindi bang po kayo? Ng ano, matapang yes, na matapang kape. Na kape, di ba? Talagang naisip mo agad kaping barako. Kaping barako. In English, good coffee. Pag gusto mo yung sosyal. Alright, so before we end, gusto lang po namin mag-shout out. So shout out po muna natin yung mga very, very supportive po sa lahat po ng mga Filipino mukbangers. Yes. First, we have Fernand Constantino, Sisi Christine Ogawa, Abby Calderon, Sheila Rojas, Melda Rojas, and of course, si Mamita Brenny Lagangan. Make a shoutout po! And shoutout natin yung mga bagong bisita sa ating channels at mga nagpapa-shoutout, sila Kuya Jerry Solis, Jel Pines, Teacher Miguel, Lim TV Vlogs, DJ Rhino Show, It's Rachel, Lita TV, Angus Nissin Channel, Jazz Kitchen, Maria Chukotami, DNT Channel, Momshi Edit, RP Sharma Vlogs, Phil Am, Violi J, J-Dax Food Trip. So mega shoutout po sa inyo lahat and thank you po sa pagbisita ng aming channel. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa aming pa-tour sa inyo habang kumakain. So kung may mga request po kayo mga delicacies, just leave a comment down below and try po natin yan na gawin, di ba? That's it for today's video! If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And if you have any more suggestions, just leave a comment down below. And don't forget to share this video. Bye! Thanks for watching. Ingat po kayo dyan. Ingat kayo dyan. Salamat po. Bye! Bye-bye po.